Hi guys! So today, day 2 namin sa Bangkok. Pupunta tayo na floating market. Nag-book kami ng joint tour sa Klook. So tara na, naka-ready na din. Ayan. Muti nakabalik kami, mutikan ko pa maiwan tong camera. So OOTD! Ayan. Setting spray lang ako sa mukha. Ayan, patuyo ko muna, tapos lalagay ko na rin yung mask. Kasi baka dumikit. Para mag-set yung makeup ng matagal. Hi guys! So guys, andito na kami sa bus. Ayan. Kasama na din sa tour yung transportation. Kasama na rin to sa babayaran. So marami din, iba-ibang tourists. Ayan. Extend the safety belt. Thank you so much. Xin各位系好安全带哦，系好安全带，谢谢。Wow, we're safety everyone. Thank you so much. Thank you. Floating market. But then how? After 1 hour, we will take the toilet and then we go to the floating market. Dito na yung floating market. At parang gelatin. Parang sabana hilo. Tsaka iba yung saging nila dito. Yan. Pudding siya guys with fresh milk coconut. Masarap siya. Andito lang pala kami sa floating market. Nag-o-offer sila ng pudding with coconut, tas water, tas yung parang saba. Yun yung binigay sa amin. So ayun yung mga boto. Yun, mamaya papakita ko sa inyo. Punta kayo ng floating market guys, itry nyo yung coconut ice cream the best. Ito yung number one na itatry nyo dito. Ayan, tas marami rin nagtitinda ng mga souvenir, mga little Buddha, ayan.
sobrang dami. Ayan, may spices pa doon. At marami pang iba. Ayan. Parang nagsha-shopping ka pero nasa boat ka. Ganun yung feeling. Picturean ka nila dyan sa entrance. Tapos ayan, piniprint nila yung picture. Tapos bibilin mo for 200 baht. Ayan. Same picture namin ni Jay. Yung floating market, okay siya pag, ayun nga, for experience. Pero ano ha, don't expect too much kasi hindi naman siya super and grande. Para ka lang nasa boat tapos wala, namimili, ganun, ng mangga, ng coconut ice cream. Ganun lang, para sa experience, okay din siya. Worth it naman yung ano, saklok. Pumili kami ng mangga. Yung mangga nila parang bayabas. Hindi maasim, hindi rin matamis. Parang bayabas yung lasa. Lot night! Tumatawad yung kasama. Thailander ka pala? Akala ko taga-Sambanga ka. Taga-Thailand ka na talaga. So guys, punta-papunta na kami dun sa pangalawang pupuntahan namin. Hindi ko rin, wala din ako idea kung ano yung pangalawa. Pero update ko kayo mamaya. Ladies, from this area until the train station, about 300 meters, everyone. Not far. You walk, it's maybe about 5 or 6, 5 minutes, you can get to the train station. Huh? In this area, it's famous because of the people that take the product along the railway for their business. Huh? It starts from 4 o'clock early in the morning until 7 p.m. If you like to take photo when the train come or when the train go, make sure you stand behind the red light like this. Dito kami guys. Ayan, Samut Songkram, Thailand. Yung may train. Yung sikat na sikat. Tapos tinataas nila, di ba, yung mga parang luna nila. So, ayan, dito kami sa souvenir shop. Mga earrings din. Parang bobo style. Ang dami. Talaga din mga bilihan ng mga gulay. Naangat na nila guys kasi dadarating na yung train. Ayan, 2:30, may schedule naman. Daan yung train. So yun guys, tumana yung train. Yun yung pinaka main attraction nila dito. Ha? Parang yung train lang to yung sa Manila guys eh. Picture kami dyan. Yung lumang train. Loka. Yeah. So, pupunta kami guys ng temple. Kasi parang pumunta lang kami ng PNR sa may Quiapo. Ay, sa Manila. Diba? May dumadaan. Ganun din. Kasi may ganun na tayo eh. Kaya hindi natin masyado na-appreciate. Kaya temple-temple na lang tayo. Yung parang lumang train lang eh, no?
3:30 kailangan nasa bus na kami. Ito guys, yung temple. Pakita ko sa inyo. Kasi may temple dito. Ayan o. Sulitin natin yung oras. Hirap basahin, no? Masakit yung ulo, no? Medyo mahirap sila kausapin dito ng English. More on, parang yung language lang nila, yun lang yung alam nila. Ayan. Kahit ma-simple English lang, hindi nila talaga kaya. Karamihan sa mga taga-Thailand. Ito guys, yung king and queen ng Thailand. Ayan. Parang yan yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayan. Lahat ng lugar, meron silang picture lagi ko nakikita. Ayan siya guys, yung mga Buddha. Tapos pwede kang magdasal, mag-offer, ganun, ng kahit ano. Tapos yung suot ng Buddha, nakita niyo yung yellow na yun. By seasonal pala yan, kung summer, kung tag-ulan, ganun, iba yung suot ng Buddha. So, ito yung labas ng temple guys. Babalik na rin kami sa bus. Ayan, pawis na kasi. Ito, ano, kamote. Parang banana queue. Kasi mga may dry din sila, oh. Katulad sa atin, mga daing, ganun. Yan, meron din sila dito. Fishkin. Yan, dami. Iba-ibang klase. Parang masarap. Buko nila. One. Dito lang. Tikman natin. Sabi nila kasi iba daw ang buko dito. Yan, 20 baht. Ano nila dito? Yung buko, matamis siya. Iba yung lasa. Di ba sa atin, ano, medyo... Parang medyo, ano, yung parang nasa tubig lang. Ganun. Dito matamis, sobra. Ay, tsaka maliit lang, no? Maliit lang yung konti lang yung water. Mas maraming buko. Konti lang yung water. Okay. Thank you. Sweet. Masarap to guys. Try nyo to. Parang mga fishball nila. Pero ibang klase. Hindi ko alam ano tawag. Tapos may libreng gulay. How much? The best. Pabalik na kami guys ng hotel. Tapos na yung tour. Ayan, binigyan nila kami ng towel, cold towel, parang ice cream. Tapos meron free na fruits, ayan, longan. You can make a dessert, everyone, with sticky rice and coconut cream. Thank you. Ang daming binigay na longgan guys. Ayan, parang kakapitas lang sa puno. Sikat pala to dito sa Thailand. Dito pala galing yung longgan. Kamalaman lang kilo nito. Dito binibigay lang. Ayan guys, tapos na yung tour. Nandito kami sa pinakamalaking mall sa Thailand. Icon Siam yung pangalan niya. Elephant siya. Ang dami street food! Grabe! Air condition na street food. Tell me what you do on a Sunday. Wow! Ano yan, Jin? I'm tired of all these Friday nights. And if we're through, I'll go my way. I'd like it if you stay Hawaii. Oh. Just up in these sheets. The city and fall asleep.
yung chinelas, guys. Ayan siya. 199 baht. Tapos pwede ka mamili ng mga decor na gusto mong palagay. Ayan, no? Tapos ayan, depende sa decor yung price niya. Kung gusto mo merong mga ano, ganito. Yes. Ganda. Ganda. Pangit. Pangit? No, okay na yun, oh. Parang okay na siya ganyan. Oo. Ito kay Anton, guys. Pasalubong ko. Kasi ito yung akin. Yan, si Panda. Tapos yung Beetle. Beetle ba yan? Beetle. Hi guys, so ang dami namin binili, ayan. Pero doon na kami sakain sa hotel kasi baka gabihin kami lalo. Magbubook lang kami ng Bolt. Sana may mabook kami kasi rush hour. Tapos, kung pupunta kayo ng Bangkok, pumunta kayo dito kasi parang yung mall na to, andito na sa kanya lahat. Lalo na yung mga street food, ganun, tas air condition pa. Parang ang sarap kumain. Hindi katulad kasi yung pinupunta namin sa labas. Medyo mahassle kasi tag-ulan, lalo na ngayon tag-ulan, tapos mainit, di ba? Pero pag naghanap kayo ng street food na madaling hanapin, Icon Siam Mall, ito daw yung pinakamalaking mall sa Bangkok. So yeah. Dami kong pagkain na nabili, tingnan nyo. Yung kekwek nila, yung, ayan, chips. Mamaya ipapakita ko yan sa inyo pag punta namin ng hotel. Pag nakabalik na kami ng hotel, ipapakita ko sa inyo to. May mangga, 100 baht. Ayan. Tapos andun pa yung iba kay Jill. Grabe, ang dami. Parang isang buong floor, puro siya, ano, street food. Di ko na mapakita lahat kasi ang dami ko ng bit-bit. Pero ayun, guys. Ito pala, guys, yung labas ng mall. Ayan siya. Icon Siam. Ayun, o. Itong tok-tok na to, visit. Sinisingal kami 700 baht. Kapakamahal. Nakakainis na yan. Mga buwaya talaga dito. Yung mga tok-tok talaga dito. Mga buwaya dahil. May Zara din doon sa taas. So may Chanel. May Uniqlo. Lahat din namin naikot kasi. Doon lang. Hi guys! So nakabalik na kami ng hotel. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga binili namin. Parang ano, mabilisan na, grabe. Sobrang oily ko na. Yan. So, mabilisan lang. Ito binili ko sa 7-Eleven kasi masarap yung pagkain sa Coke. Tapos, para bukas kasi pupunta kami ng Kachanburi. So, 3 hours yung biyahe dun, guys. Para snacks para bukas. Pupunta tayo sa mga elephant. Ayan, day 3 natin yan. Tsaka bumili kami ni Jin ng Belgian Chocolate Magnum. Tapos, titry ko tong ano nila, foundation nila ito. Nasa sachet. Ayan siya. Tapos, medyo magulo yung kwarto, as in, sobra. Ito yung nabili kong slippers. Ayan siya. Ayan, no, parang customized siya. Mura lang siya, guys. Mura lang. 199 baht. Tapos, ito, for example, 15 baht, 20 baht. Depende sa design. Tapos, ito pa sa lubong ko kay Anton. Ayan siya. Ito yung sa Icon Siam na mall. Medyo malayo nga siya dito sa hotel namin. 40 minutes. Inabot kami ng 1 hour sa Grab bago makauwi. So, Suk Siam. Sawadi Happiness. So, bumili kami ng kwek-kwek. Parang kwek-kwek. Di ko sure kung kwek-kwek to. Itatry ko ngayon kung itlog ba talaga to. Ito yung version nila ng kwek-kwek. Magkakadikit yung mga itlog. Hindi siya kwek-kwek, guys. Nagkamali ako. Mukha lang siyang kwek-kwek pero hindi siya kwek-kwek. Tapos, bumili din kami ng barbecue. Ayan. Ito yung dinner namin ngayong gabi. Ayan siya. Mapakita lang maayos ito. So, yan guys. Ayan. I'm back. Hirap kasi paghawak ko yung camera. Pakita ko lang sa inyo yung binili namin. So, yan. Bumili kami ng barbecue. Tapos, bumili kami ng rice for 60 baht. Fried rice lang. Medyo mahirap lang talaga sila kausapin kasi hindi talaga sila marunong mag-English, guys. Ayan, no. Tsaga-tsaga lang talaga. Or kaya mag-Google Translate na lang kayo. Meron doon eh yung ano, audio.
translate nyo lang, tapos paking, parinig nyo sa kanila. Ayan. Yung sticky, hala, anyari dito eh. Yung sticky rice namin, na tsunami na, ayan, halo-halo na. Walang katapusang sticky rice kasi iba talaga yung mangga nila dito. Sobrang sarap. Hindi pala siya quick-quick tea. Parang balls lang. Hala, ang dami. Wait lang guys, marami pang inaabot si Ate Girl. Tapos, bumili ako ng mga pampasalubong, crispy seafood. Para siyang naka-vacuum yung ano niya. So, pwede siya ipasalubong. Crispy seafood. Merong dilis. Masarap. Merong hipon. Ang sarap nito. Yung pinakita ko sa inyo, 120 baht. Isa. The best dun pumunta talaga sa mall na yun. Medyo lang malayo. Tapos, bumili ako nung soup nila. Yung may mga atay, laman loob. Kasi sabi sa vlog, masarap. Oh, ito siya. Guys, masarap daw to. Nanunuot daw yung lasa. So, yun lang. Tsaka, bumili kami ng mangga. Mangga. Unlimited mangga talaga. And wala na. Yun lang, guys. So, tomorrow naman, pupunta tayo ng kakain na kami, dinner, tapos wash up na, then tulog na kasi 6 a.m. pa kami bukas gigising. Ano pa ba sasabihin ko? Yung sa floating market, okay naman siya. Yun, mag-book lang kayo via Klook. 2,000 plus siya. Ilalagay ko na lang sa description box yung ginastos namin. Medyo sa mga pagkain, nakakagastos kami ng 1,500. Pag mga street food lang kayo kumakain. Pero sa restaurant, hindi pa namin na-try. Pero na-try din namin yan soon. So, end ko na din yung vlog na to. Thank you so much for watching. Yan. See you sa day 3. Yan. Kachanburi, elepant tayo. Magpapaligo tayo ng mga elepante. So, abangan nyo yung vlog ko na yun. Yun yung kasunod nito. So, thank you. Bye-bye. Tell me what you do on a Sunday. I'm tired of all these Friday nights.